Matagumpay na nailatag ang 5 boya o navigational marker sa Panatag Island, Kota Island, Balagtas Reef, Panata Island at Juan Felipe Reef. Kanina dumating na sa Maynila ang 354 PCG personnel na kasama sa 1 linggong paglalatag ng boya sa West Philippine Sea. Patuloy talaga tayo nagpapalakas ng ating Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy, mga utol, yung Armed Forces, oh, di ba? Yung ating sandatahang lakas, patuloy ang ating pagpapalakas. So marami pa rin tayo mga orders na barko na paparating. Okay, mga utol, gusto kong malaman ang inyong komento dito sa ano na naman, no? Kinukuda na naman. Wala nang katigil-tigil, no? Parang ang iniisip ko minsan, ano ba? Mauuwi ba talaga ito sa digmaan o maiuuwi ito sa maayos na usapan? Titigil pa ba ang China sa pangaangkin ng ating mga teritoryo o hindi na? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin, alamin natin. Ang topic natin, mga utol, eh, tungkol na naman sa kaangasan, no? Pag-aangas na naman ng China sa Pilipinas. Mga utol, dahil kamakailan, mga utol, ay nagdagdag ang Philippine Coast Guard natin ng mga boya o yung mga ganyan, mga utol, na nagsisilbi daw di umano ating sovereign markers o minarkahan ng Philippine Coast Guard ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, which is a good thing. Pero nag-lead na naman ito ng panibagong pag-aangas ng China dahil itong mga Chinese government ay gustong alisin ang mga boya natin. So mamaya natin yon. Yun yung featured video natin. Panoorin muna natin yung ginawang paglalagay at report ng Philippine Coast Guard hinggil sa paglalagay ng mga boya sa ating teritoryo. Game na. Commander ng Maritime Safety Services Command, and on my part in operationalizing the concept, ay nag-propose po kami ng operational plan kalso. Ibig sabihin po nito, kalso, kaligtasan at soberenya. Mm. Ang pinaka-mission po nito is ayon sa mandato ng Coast Guard to develop, establish, maintain, operate aids to navigation para tumaas po ang aming operational efficiency sa pag-administer, pag-manage ng ating lighthouses and aids to navigation dito sa ating bansa. At binigyan po namin ng importansya at suportahan din po yung direksyon ng ating National Task Force West Philippine Sea at lalo na yung mga outlying islands and islets po natin. Apart from 10 buoys na we successfully installed last year at ngayon, ay nakapagpailaw rin po tayo ng 4 lanterns dito sa Batanes Group of Island. At ang mga objectives po natin dito, itong mga boya, it would serve yung navigational safety for boats and ships navigating within the area. And pangalawa, it serves as a sovereign markers dahil kung titignan natin to boya, may marka po ng Philippine flag. Ayan mga utol, yun yung pinaka main purpose para rin sa mga mangingisda natin at sa mga manlalayag na nasa loob pa rin sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay, yun yung boya. So ito po yung mismong post ng Philippine Coast Guard hinggil doon. Ito na mga utol, yung post ng Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard is at West Philippine Sea. PCG naglagay ng karagdagang boya sa WPS. So ito po yung mismo mga pictures ng kanilang paglalagay, pag-install ng boya bilang ating sovereign markers. At ito, pagkatapos nito mga utol, umangas na naman itong mga, hindi na natin titingnan, check nyo na lang ha, like nyo yung Philippine Coast Guard, follow nyo yan. Okay mga utol, makikita nyo yung mga ginagawa nilang mga hakbang sa West Philippine Sea at sa pagtatanggol ng ating mga teritoryo. So, eto na ang ating featured video. PCG at Chinese ships nagpalitan radio challenges sa West Philippine Sea. O, nagkainitan na naman. Game na! We experience yung normal voice challenge and what we normally do, we also challenge them and just respond them that this is just a conduct of a regular maritime law enforcement within the Philippine Exclusive Economic Zone. Mm. Muling nakatanggap ng radio challenge ang Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard kasunod ng pagsasagawa ng aerial survey pagkatapos ang matagumpay na paglalatag ng boya sa West Philippine Sea. Ayon kay Vice Admiral Joseph Coime, commander ng Maritime Safety Services Command ng PCG, normal na lamang ang ganitong radio challenge kapag nagpapatrolya sila sa West Philippine Sea. Lalo na kung lumalapit na sa ibang mga bahagi ng karagatan na inaangkin ng China.
Kaya ayon kay Coast Guard Admiral Artemio Abu, inuunahan na nila na i-challenge ang mga China Coast Guard vessels. Talagang ano, no? O ayan, mga utol ha. Nasabi ko na rin yan sa isang reaction video ko na normal na sa kanilang pangyayari yan, yung angasan. Inaangasan sila, so hindi naman nauuwi sa isang agresibong pag-atake o yung mga barilan, tipong ganon, mga utol. Puro pandadarag lamang. Dahil siguro iba rin talaga ang mandato ng Chinese Coast Guard. Pero alam natin na yung pag-iisip ng mga ng Chinese government, iba yung pinapakita nila sa mundo. Iba yung sinasabi nila. Ang gusto daw nila ay kapayapaan, igalang ang soberanya, diba? Puro ganon ang mga nila mga sinasabi. Pero sila mismo itong hindi gumagawa ng mga bagay na yon. So normal na lang. Pero yung pagkakainitan itong Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard ay normal na nga sa kanila. Pero nagbunsod na naman ito dahil naglagay ng marker ang Philippine Coast Guard sa ating mga teritoryo. Okay? So inaangkin ito na China. So parang pinapatanggal nila, mga utol. Ganun po yung nangyari. So tuloy na natin. We did also the challenging first. Inunahan din natin sila. Nag-challenge din naman tayo sa kanila. And showing the flotilla of the Coast Guard. When we say flotilla, more than several vessels. Limang vessels ang ginamit natin. So nakakatuwa naman yun that they're really respecting, of course, our vessels. Nitong May 10 to 12, gamit ang apat na barko ng PCG at isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, matagumpay na nailatag ang limang boya o navigational marker sa Panatag Island, Kota Island, Balagtas Reef, Panata Island at Juan Felipe Reef. Kanina dumating na sa Maynila ang 354 PCG personnel na kasama sa isang linggong paglalatag ng boya sa West Philippine Sea. Patuloy talaga tayo nagpapalakas ng ating Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy, mga utol, yung Armed Forces, di ba? Yung ating sandatahang lakas, patuloy ang ating pagpapalakas. So marami pa rin tayo mga orders na barko na paparating. Okay, mga utol, gusto kong malaman ang inyong komento dito sa ano na naman, no? Kinukuda na naman. Wala nang katigil-tigil, no? Parang, ang iniisip ko minsan, ano ba? Mauuwi ba talaga ito sa digmaan? O maiuuwi ito sa maayos na usapan? Titigil pa ba ang China sa pangaangkin ng ating mga teritoryo o hindi na? O kailangan na talagang gumamit ng aksyon ang Pilipinas at ang United States of America? Ano sa palagay niyo, mga utol? Ano ang dapat gawin ng Pilipinas para mapalayas natin ng tuluyan yung mga Chekwa na yan sa ating mga teritoryo? Pa-comment ang inyong mga opinion. Tuloy na natin to. Sa kabuuan ay 10 na ang nailalagay na boya o sovereign marker sa West Philippine Sea. Sa darating na buwan ay muling maglalagay ng 5 pang boya nice ang PCG. Bukod sa navigational guide, protection sa mga mangingisda at higit sa lahat, tanda ng teritoryo ng ating bansa ang mga boya na inilatag ng PCG. Ayon kay Admiral Abu, malaki ang maitutulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang territorial waters sa bansa kung magkakaroon pa ng mas malaki at maraming barko ang PCG. Tama. We never settle for less. We want to get the best. The more, the better. Eh, kung kaya ba natin lahat ng mga station natin may barko, di mas maganda. Kung lahat ng probinsya, coastal provinces, kung saan naroon yung aming regional offices, kung meron tayong barko na hindi lang isa, kung magkadalawa, magkatatlo, di mas maganda. Tama. Suportado naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang modernization program ng PCG. Aniya, bukod sa iba't ibang ginagampanan ng PCG katulad ng pagtugon sa pandemya, kalamidad, oil spill, pagresponde sa mga nasunog at lumubog na barko, ang mas malaking tungkulin nito ang pagbabantay sa soberenya ng bansa. Kaya naman kung magiging moderno ang Coast Guard, lahat ay kayang lagyan ng presensya, lalo na ang exclusive economic zone ng bansa. Okay, mga utol, hanggang doon lang muna ha. Gusto ko malaman ang inyong komento, at pero bago tayo magtapos ay gusto ko muna saluduhan ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Saludo po sa inyo, mga mamanser, sa patuloy na pagtatanggol ng ating mga teritoryo. Right? Alam na naman, di ba? Yung sa duty nila, yung buhay nila ay nakataya dyan. Anytime, pwedeng mauwi sa disgrasya o kung ano pa man, no? Di ba?
Huwag naman sana. Kasi kapag nagkaroon na talaga ng putukan in between Chinese Coast Guard o Philippine Coast Guard, mauuwi na ito sa gulo. Hindi na ito maaawat. Dahil hindi na rin naman papayag ang Pilipinas na tarantaduhin tayo nitong mga ito. Diba? Matagal na tayo nilang tinatarantado at ngayon pinapalagan na natin sila. Kaya nga patuloy tayo nagpapalakas. At kung hindi man nga natin sila kaya, dahil alam naman natin hindi natin kaya ng one-on-one yan China, nandyan naman ang ating mga aliado. Yun na rin yung may reason kung bakit hindi pa rin talaga takot na rin umatake, palagay ko, ang China sa atin. Anyway, mga utol, kailangan ko ang inyong komento. Pakicomment na lang, pakilike ng video. Marami salamat sa UN TV News and Rescue. Ito po yung talagang lagi kong pinapanood sa balita, yung UN TV. Paki-like na lang yung video, paki-subscribe para kayo updated at paki-like rin ang video natin. Huwag niyo kakalimutan mag-comment. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat mga utol, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.